iparesponde mo. Hoy, ate pong nirespondihan. Ito po ay mission accomplished po. Yan o sa bayan ng Nagkarlan sa Laguna. Dahil po sa sunod-sunod po na buhos ang ulan, inarespondihan po sa responde mata ng mamamayan ang isa pong lansangan o kalsada sa nasabing bayan. Ate po panurin. Responde sa radyo. Responde sa radyo. Bakit nga ba pabalik-balik ang sira sa ating pong mga kalsada? Yan ang malaking tanong ng mga taga Nagkarlan sa problema sa kanilang daanan. Dahil ang ginawang kalsada, hindi pa man nagtatagal, sira na naman. Sa mga video na ipinadala sa responde ng isang concerned citizen, kapansin-pansin ang mga buta sa kalsada na natatakpan ng tubig ulan. Ilang sasakyan din ang hirap sa pagdaan dito. Gaya na lamang ng kotseng ito, napilit na iniiwasan ang mga butas. Ang iba naman sa kabilang lane dumadaan para huwag nang maperwisyo ang kanilang biyahe. Dahil sa nakakabahalang lagay ng kalsada na ito, agad na nagtungong responde team sa Nagkarlan, Laguna para imbisighan ang reklamong ito. Pagdating pa lamang namin sa lugar, bumungad agad sa amin ang mga tricycle na ito na nahihirapan sa kanilang pagmamaneho kahit na mabagal ang kanilang takbo. Ingat na ingat sila dahil sa dami ng butas sa daan. Maging ang malalaking sasakyan tulad ng kotse, abay dahan-dahan din sa kanilang pagpapatakbo. At ang lubak sa kalsada, hindi lang pala sa bahaging ito. Dahil pagtawid lamang ng tulay na ito, tuloy ang perwisyo na dulot ng lubak-lubak na daan. Kapansin-pansin din na sa laki ng sira ng kalsada ay halos 2 lane na ang hindi madaanan na maayos. Maging ambulansyang ito, nahirapan sa pagdaan sa mga lubak. Paano na lamang kung may kailangan siyang agad na respondihan na pasyente? Abayari na! Nakausap din namin ang aktibong netizen na madalas mag-post sa social media tungkol sa sirang kalsada na ito. Si Roger, dala kanyang bahay, nasa harap ng mismo ng lubak-lubak na kalsada. Ako nag-umpisa ang problema simula pa nung 2010. Actually, 2012, nagsimula ako mag-post dahil nga sa tagal na ng proyekto ng tulay na yan. Ang tagal na nakatambak yung mga ginawa nilang poste na kinakalawang na. So, that time, nag-start na ako na katukin ang LGU at National para tapusin na ang tulay na ginagawa. Kasi sayang ang mga materyales. And then, natagalan at natagalan pa rin. Itinayo na nila ang poste, subalit napakatagal pa rin talaga ng proseso nila. Ang problema namin dito sa kalsada, yan ay tinambak lang na lupa at sa ibabaw ay manipis na espalto, lagi yan nagkakalubak. Ang solusyon nila ay pangmadalian lang. Pag nagkakalubak, kung hindi pa magpo-post, hindi pa magte-trending, hindi nila gagawin. Ang gagawin nila, tatambakan lang nila ng buhangin, konting ulan, lubak na naman. So, maraming na-aksidente dito na hindi na lang napapaulat. Nagtataka si Roger dahil madalas naman daw na ginagawa ang kalsadang ito, pero mabilis ding masira. Isang buwan, minsan sa kalahating buwan hanggang 2 buwan, hanggat hindi kinakatok ng social media, hindi kinakatok ng LGU, hindi yan gagawin. Regular na dumadaan dito ang DPWH, regular na nagtatabas, na inaabot din ng buwan, nagtatabas yan sila ng mga panabi ng kalsada. Pero aasahan mo, hindi pa rin talaga nila gagawin yan. Tinatanong namin, sir, gagawin ba ang daan? Hindi daw, sila lang daw ay nagtatabas lang ng mga panabi, ng mga damo. So ganun lang ang nangyayari. Actually, nung December 27, naglagay sila ng spalto dyan, and yet, anong date na ngayon, ganyan na uli. Sa gitna ng aming panayam, ay napansin ng aming grupo na may plastic barrier sa gitna ng kalsada. Nilagay ko na lang dyan kasi nakikita ko talaga delikado, napaka-delikado na. Hindi kita dahil nga slope, makikita nyo yung lubak pagdaan ng gulong, saka nyo makikita yung lubak. Pero kapag ganyang tining, hindi nyo makikita yung lalim.
So, nilagay ko yan para hindi na madaanan yung lubak na yun. Kaya lang, ang nangyayari, nung tinakpan ko yan, yung dating malalalim na lubak, siya naman ang lumalalim muli. Umaabot yan ng 1 dangkal ang lalim. Talagang tusok ang ano. Kaya lang, kapag nadadaanan itong kabila, naaanod lang yung mga buhangin na tinambak nila. Kaya umaahon, kaya lalong lumalalim pa. Ayon pa kay Roger, madalas na rin ang aksidente sa kanilang lugar. Sa isang araw, marami ditong na-aksidente, napupurwisyo niyan. Katulad kahapon, may na-aksidente diyan. Maraming mga napupurwisyo, mga maninda na nasa tricycle. Pag nalulubak diyan, naglalaglagan ng paninda. Yung iba, napapasigaw na lang. Naaalog ang mga sakay nila. At kapag may nangyayaring aksidente, agad siyang rumiresponde. Actually, dyan na nga naubos yung mga first aid kit ko, mga gasa. Saka, anong gagawin ko? Basta ako nalang titingnan yung mga na-aksidente dito. Siyempre, kailangan kong tulungan. Dati rin akong nagtuturo sa Red Cross, dati rin akong volunteer. So, kailangan ko din. Panawagan ni Roger sa kinaukulan, mabigyan ng pangmatagalang solusyon ng problema sa kanilang kalsada. Isa lang panawagan, tapusin na nila to. Kung gawin nila to, yung long term na. Kasi hindi matatapos to, hindi matatapos yung post ko. Hindi ako magsasawa na katukin sila, bulabugin sila hangga't hindi nila to ginagawa ng ayos. Umaasa ako ng maayos na trabaho pangmatagalan. Agad din namin pinuntahan ang barangay na nakakasakop sa Buena Vista Bridge upang alamin kung meron man silang naging responde sa nasabing reklamo. Usually po kasi yung nagiging problema namin dyan, mga aksidente po, tsaka delikado po talaga sa mga motorista na nagdadaan. Minsan po may nag-slide, syempre pagka malalim yung butas, umuulan, hindi po namin talaga matambakan. So kami po lagi yung natatamaan, nababati ko sa FB na hindi kami gumagawa ng aksyon. Pero sa totoo lang po, lagi po kami nagpa-follow-ups sa DP, then namapit na rin po kami sa mga office ng mga naging congressmen, tapos nagtatambak din po kami kapag meron po dyan. Ano. So ngayon po, nag-uulan, nadala na naman ng baha. Yung ano kasi, kung mapapansin niyo po, walang drainage eh. So doon po pumupunta sa kalsada yung tubig, kaya po lalo po nauuka yung kalsada po dun sa Maytalay. Ayon pa kay Kapitana, sila na rin umano ang gumagawa ng aksyon upang matakpan ang mga buta sa kalsada. Nagpapatawag po ko ng bayanihan, nangihingi po ako ng panambak. O minsan pa nga po, nakuha kami ng buhangin dun sa ilog para po lang itapal doon kasi delikado po talaga sa mga motorista na dumadaan. Mostly po ay single na motor yung na-aksidente doon. Kay Kapitana na rin namin nakumpirma na ang naturang kalsada ang DPWH pa lang dapat nagpapagawa. Kami naman po ang magagawa lang namin, yung pansamantala lang talaga na ano, remedy doon sa lubak-lubak na yan. Pero yun doon po sa long term na ano, eh, hindi po talaga namin kayang solusyonan yun. Kaya po talaga, national po talaga yan, DPWH po. Kaya't maging siya ay umapila na rin sa DPWH. Nalalawagan po kami sa DPWH, pati na rin po sa ating congressman, ang Ben Amante, na pakitulungan naman po kami dito sa problema po namin sa tulay. Sana po mabigyan na po ng long-term na solution ito pong problema namin dito sa Buena Vista Bridge. Kasi napakatagal na po, halos 2 dekada na po ang nakakalipas. Pero ganun pa rin po yung kondisyon ng aming tulay. So sana po ay makarating po ito sa mas mataas na kinauukulan upang mabigyan pansin naman po itong aming Buena Vista Bridge. Ipinarating ng responder team sa DPWH Region 4A ang matagal ng reklamong ito. Bagamat hindi umano sila makapagbibigay ng interview sa araw ng aming request, nangako naman sila na agad na magpapadala ng kanilang tauhan sa Buena Vista Bridge upang ayusin ang sira. At sa mismong araw ng pagkukumpuni sa sirang daan, nandun kami para tiyakin na maaksyonan na maayos ang problemang ito. Maya-maya pa, dumating na nga ang mga tauhan ng DPWH.
agad nila nilinis sa lugar. Dito na tumambad sa amin ang laki at lalim ng butas na nasa ilalim ng barrier na inilagay ni Roger. Isa-isa rin nilang inalis ang mga bato at buhangin sa gitna ng kalsada. Ayon kay Engineer Jumprick, pansamantala nilang tatakpan ang mga butas sa kalsada. Bali po sa ngayon, sir, kumaganda-ganda naman po yung panahon. Mag-temporary patching po tayo. Maglalagay po tayo ng asfalto para po mawala po yung mga potholes. Tapos pag talagang nung dire-diretso po ang init, a-action naman din po ang opisina para po mas mapaganda po yung ating pong patching. Tumatagal naman po siya kasi po yun po eh, talaga meron naman po kami process ng pag-patch. Kung hindi naman po masyado maulan, tumatagal po siya hanggang mga 1 month po siguro. Hanggang sa magsimula na rin silang mag-aspalto. Sa pag-aakalang magtutuloy-tuloy ang kanilang trabaho. Bigla naman bumuho sa malakas na ulan. Dahilan upang pansamantalang matigil ang kanilang ginagawa. At nang mawala ang ulan, tuloy ulit ang pag-aaspalto. Ayon sa DPW's Region 4A, nag-aantay pa sila ng budget para tuluyan ng maayos ang buong kalsada at mapapakinabangan ito sa mahabang panahon. Para sa inyong kabatiran, ang inilisyal lang po na pondo ng bridge proper ay ang plano po ng ahensya para sa benefits the bridge ay makongreto ang both approaches. Once na magkaroon po ito ng budget, ito po ay kasama sa priority natin sa request for funding. Pag dumating po yung ating nire-request na priority na pondo, kukonkretuhin na po natin yung both approaches yung sa kabilaan. At patitibayin po natin ito yung dalawang slope protection. Tuloy-tuloy po yung ating pag-maintenance niyan habang yung ating pong priority request ay iniintay po natin. Meron po tayong periodic maintenance, may regular maintenance at inaalat po natin yan para po mapagsilbihan natin ang ating motorista na maayos at safe sila makadaan sa tulay. Pansamantala habang inihintay natin yung pondo ay espalto po muna ang ating gagamitin dyan para po ligtas ang ating motorista. Kami po ng aming ahensya ay humingi ng pangunawa paumanhin sa lahat ng ating motorista na dumadaan dito. Makakaasa po kayo na ang ating departamento dito sa Laguna District Engineering Office ay hindi nagpapabaya na maiayos ang ating tulay at lansangan. Sa ngayon po ay tuloy-tuloy naman ang ating maintenance works, quarterly at periodic, habang wala po tayong release na budget. Maraming salamat po sa inyong pangunawa at gayon din po kami ay papasalamat sa inyong TV program dahil na ipapatid namin sa publiko ang tunay na kalagayan dito sa Buena Vista Bridge. Ang mga ganitong uri ng problema sa ating komunidad, kadalasan hindi na napapansin dahil wala nagre-reklamo. Sa kasong ito, bagamat naging tulay ang social media para ito ay may sa publiko, ang higit na kailangan ng ating mga kababayan ay yung konkretong aksyon ng mga kinaukulan. Sa mga problema na dapat sana ay agad-agad nirerespondihan. Responde sa radyo. Responde.